guys, this is JA and today mag-unbox tayo ng ito. Ito ay ThinkPlus LifePods XT81 wireless earbuds. So, tingnan natin yung laman. The user manual, the cable, Type-C cable, at yung charging case with the earbuds. So guys, ito na, tignan natin. Ganda, ito yung ano nga guys, light indicator kapag nag-charge ka. So maganda yung design niya guys, para siyang bakal pero hindi siya bakal, cyberpunk style niya. So may weight siya, hindi siya yung cheap na klase na parang walang kaluluwa. Tsaka yung ano niya, yung takit niya okay lang. So ito na yung ano, earbuds natin na meron ding light indicator, red blue. Kita niya? Battery niya isa. Ayan. Oh, di ba? Ang ganda. So guys, check natin yung comfortability. Kung gaano siya comfortable, kung masasabi sa stay na. Malaki ba siya masyado, kasi tingin ko parang medyo malaki nga siya. Try natin. Ayan guys, medyo malaki nga siya. Pero hindi naman siya nalalaglag, pero masikip talaga siya nga. Siguro sa iba, hindi siguro tatagal dito. Baka subakit yung tinga nyo, kasi malaki talaga siya. So comfortability depende na lang sa gagamit, pero hindi naman siya tipong malaglag. Okay naman siya. Bilang natin alam kapag ano siya, pag tumagal siya, tinga mo. So comfortability is okay lang. Ngayon guys, control function naman tayo. So tara. So ngayon guys, function na naman tayo. So one tap nga pala is post play, like ganito. Oh, play, then ulit natin for post, tapos double tap is volume down sa left. Then up right. Then tapos 3 tap is next and previous. So 1, 2, 3 next and 1, 2, 3 previous. And long press to left is assistant, Google assistant. Yan, di lumabas. Pero Google assistant yun guys.
And sa kabila naman is palitan ng ano, music mode and game mode. Alright. Yun lang guys. So ngayon guys, sound quality naman tayo. Ang sound quality niya is clear naman, malinaw, ganda yung clarity niya. Kaso lang nakukulangan ako sa bass. Yung hindi masyadong buhay yung bass niya. Wala masyadong ano, wala siya masyadong sipa. So sa clarity, volume, malakas, pero sa half lang. O hindi maabot ng half, malakas na. Hindi mo kailangang itaas kasi masakit sa tenga. Para nang sinisipa yung tenga mo. So, kapag tinaas mo pa sa ano, more than half. So, yun. Sulit na siya for the price. Sulit na yung, ano, yung tunog niya. Ngayon guys, subukan natin to siya sa itong app na to, which is Real Guitar app. Try natin yung latency niya sa music mode. So ngayon guys, dito naman sa real drums, try natin. In music mode ulit. So yun guys, as you can see, mataas talaga ang latency niya. So yun nga guys, sinubukan ako sa real guitar tsaka real drum. Ano talaga siya, may latency talaga siya. Tapos ngayon subukan naman natin sa ano, sa ibang ano, sa game like Gun War. Sa mga barilan. Tingnan natin kung ano, kung mataas ba ang latency. In music mode pa rin. Tapos ngayon subukan naman natin sa laro na to, which is tinatawag na Gun War. Check natin yung latency. And guys, may latency pa rin. Kaso nga lang mas mababa compare mo dun sa ano, sa real drum sa at saka sa real guitar, pero mataas pa rin ang latency. Ayun oh. So thank you.
So guys, try natin ang game mode dito. Sa ano? Sa Gunwar ulit. So yun na guys, tinry na natin ulit in game mode. Pero sa real drum, sa real guitar, even dun sa Gunwar, dun pa rin yung latency pa rin talaga siya. Yun nga lang, mas mababa na yung latency nga compared dun sa music mode. Kaya in game, hindi siya advisable rin talaga. Hi guys, mic test tayo guys. So, ito na. Mic test, 1, 2, 3. Please like, subscribe, and click the notification bell. 1, 2, 3. Alright. So guys, sa battery naman tayo. Sa battery ng earbuds na may 30 mAh power, matagal siyang malubat. Alas 3 ako nagsimula nung last kong gamit. Tapos, inabot ako ng 11 PM. So mga 9 hours din. And then mahigit. So, sa ano naman, sa case naman, na merong 250 mAh power, mga 4 na o 5 beses ka maka-charge. At least yun pa lang ang naano ko. Hindi ko alam kung aabot pa siya kasi wala namang indicator na lobat na. So sana tumaas pa para mas maano pa natin. Pero sa 4-5 sulit na. So yun guys, sa ano, sa charging naman, okay naman siya. 4 hours is maikli, para sa akin maikli na 4 hours. So maikli na 4 hours para sa akin, nagagamit mo naman agad 4 to 5. Yung isa ko kasi ano, yung maabot ng mga ano 5 hours, so mas matagal. So okay na siya. Sulit na sa ano, para sa price, lahat overall. So kung itatanong niyo kung i-recommend ko ba to, yes, i-recommend ko to para sa mga on budget, yung hindi tayo bumili ng mga sobrang mahal. Safe na kayo dito sa halagang 629 or kung baka makita pa kayo ng ano, ng mas mura. Pero yung mas mura parang nakakatakot na, parang may fake na dun. So 629, halagang 629, okay na. At dun sa mga gustong bumili, maglalagay na lang ako ng link sa description para sa ano, sa mga gusto makatry. So yun lahat, ng ano masasabi ko. So salamat. Please like and subscribe sa channel ko mga guys. So bye.